In this video is ipapakita ko sa inyo step by step kung paano i-apply itong Brilliance Facial Set. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. This is me, Geneva Oliva. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko ay mag-subscribe ka na, click mo na yung aking bell icon dyan sa baba katabi ng join button para sa iba't ibang videos na i-upload ko ay mananotip ka. Today's video guys, as you can see, is magpa-product review tayo. And yun ay, kung nakikita nyo sa aking thumbnail, yung naka-cover sa aking video, is familiar na kayo dito sa product na ito. And alam na alam, kilala ng marami. Ito, micro exfoliating facial set. Ayan. Product review for today's vlog. So, ayan. Ito yung ginagamit ko sa aking face. And natry ko na rin to sa aking mukha. Ilang beses na rin. Kasi pag pinatamad ako at nalilimutan ko, paputol-putol yung gamit niya. Ayan. So, ngayon i-unbox natin itong Brilliance Exfoliating. At na laman niya is apat yung laman niya. Ayan. Merong micro exfoliating soap. Ayan. And meron ding sunscreen gel cream. Meron ding tomato exfoliating facial toner. And meron din naman siyang facial cream. Ayan. So, ayan. Yung gagawin natin for today's video is i-a-apply ko ang product na ito sa akin mukha. Ayan. Ngayon, wala pa akong ibang product na in-apply sa mukha ko ngayon pa lang. And gusto kong ipakita sa inyo sa video na ito yung tamang process ng pag-a-apply nitong micro exfoliating set na to ng Brilliance Skin. So, ayan, before kasi marami na akong ginamit na beauty products sa aking mukha. And ito yung mas gusto kong set. Kasi before, may ginamit ako, ayoko na nagtutuklap-tuklap yung mukha ko, yung masyadong obvious, nag-peel up siya. Maraming effective din sa akin na nagamit ko, pero ayoko yung nagtutuklap yung mukha ko and nagre-reddish yung mukha ko. Ayoko na masyadong obvious, lalo pag lumalabas ako, pumupula agad yung mukha ko, parang nasusunog. So ayun, ito perfect sa skin ano ko, sa skin ko kasi mild lang siya. Ayun, marami na product review ng set na to, marami nang nag-review sa YouTube and kilala na to ng mga kababaihan, ng karamihan sa atin, kahit lalaki ay ginagamit ang set na ito. Meron itong rejuvenating pero hindi ko yung tinry. And alam ko rin na medyo mas matapang yun compared dito. Ang gusto ko kasi itong mild lang na, itong set na itong mild lang. Kasi pwede ko siyang ipang-maintenance sa mga pimples. Pimples like itong nasa clips na to, ganyan yung nakikita nyo sa mukha ko. Yan yung pimples ko talaga na treat ko nitong micro exfoliating set na to. So, ayan. Before I start, gusto kong ipakita sa inyo yung benefits na binibigay ng effect dito sa Brilliance Skin na to. Kasi dito nakalagay sa yung fine lines, ayan, pores, oily skin, melasma, and warts, acne, ayan. In this video is ipapakita ko sa inyo step by step kung paano i-apply itong Brilliance Facial Set na to. Itong Brilliance Micro Exfoliating Set. So, first, gamitin natin itong exfoliating soap. Ang tamang paggamit niyo, guys, huwag niyo i-rub sa face niyo itong buong sabon. Ang ginagawa ko minsan, kasi kinakat-cut ko siya
para kasi mabilis matunaw ang sabon na ito. Kapag napabayaan mo siyang nakababad sa tubig, talagang tunaw kahit anong sabon naman na bar. So, ayan ang ginagawa ko. Cut ko lang siya. And then, ganun lang, nire-rub ko siya na. Hindi sa, feeling ko kasi pag dinirect ko siya sa face ko is nag-irritate yung mukha ko lalo and masyado mahapte. So, ayan. So, meron ako ditong tubig. Ayan. Then, ganito natin siya. I-rub natin siya ng ganyan. Hanggang sa magbula-bula na siya. Mag-bubbles. And then, i-wet ko lang yung face ko. Ayan, i-wet ko lang. Ayan, ganyan yung first step na gagawin natin. Ayan, then, i-rub lang natin tong i-rub natin tong soap hanggang sa mag-bubbles na siya. And then, ganun lang yung ginagawa ko. Masyadong malambot. At saka guys, yung amoy niya is mabango. Ginamit dito is tomato pero amoy strawberry siya, mabango. Ayan. Ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. And then, set aside ko na to. Itong ating micro-exfoliating soap. Ayan, then, ibabinababad ko lang yung mukha ko ng ilang minutes. 3 to 5 minutes. Kasi itong aking, itong aking bandang ilong dito sa part ng ilong ko. Medyo marami yung mga blackheads, whiteheads. Kaya pag pinapump ko yan, maraming lumalabas dyan. Ayan, bali nasa ilang days pa lang akong gumagamit ng facial, ng micro-exfoliating set na to. Kasi paputol-putol ang gamit ko. And kapag nagsasabon ako ng face ko habang nakababad yan, kinukuskus ko din tong leeg ko para pantay. Kung pumuti man yung mukha ko, pantay siya dito sa leeg ko. Ayan guys, ganyan ako mag... Tapos pinupuro ko ng... rub yung aking part na maraming pimples dito sa side. Ayan, side to side yan. Ayan, as in dati kung makikita niyo yung mga before kong pictures, marami akong pimples nung ako ay dalaga pa. As in, tapos wala akong, walang humihiyang ng time na yun sa akin. Tapos nag-stick ako dito sa Brilliant Skin ng Tomato Set. Kasi ayoko nang rejuvenating kasi marami akong napanood na matapang daw yun. At hindi maganda yung naging resulta kapag first time mo hindi ka pa maranong, hindi ka pa sanay. At dito na lang ako kasi ipapang maintenance ko siya. Ayan. While nakababat yan, massage ko lang hanggang sa leeg ko. Ayan. Dapat hindi nyo ito tintigil. Dapat dire-diretso yung paggamit nyo para ma-maintain nyo yung glass skin. Pero maganda yung kalabasan niya. Dapat tuloy-tuloy lang yung paggamit. And may konting pagtutuklap siya, may konting pamamalat habang ginagamit mo tong Brilliant Micro Exfoliating Soap. Medyo may time na talaga mahapdi siya kapag sobrang tagal mong nakababad. Ayan. Pero unlike naman dun sa rejuvenating set and sa iba kong ginamit na product, sobrang hapdi sa mukha. Parang ayoko nang ituloy yung next na i-apply ko. Parang ayoko nang ituloy. So, ayan. Pwede na nating banlawan. A few moments later. So, ayan. Nabanlawan na natin. After natin nabanlawan yung ating mukha mula sa pagkababad sa sabon, ay magtuyo tayo. Yung malambot lang na tela and yung masyadong harsh yung pagpupunas. Then, pag natuyo na, isusunod na natin itong tomato toner nila. Toner, exfoliating facial toner. Ito na yung kasunod na i-apply natin gamit ang ating bulak. Ayan, ilalagay natin siya sa bulak. Piece of cotton lang. And then, ilagay natin siya dito sa bulak. Ganyan lang yung tamang pag-apply. And dahan-dahan lang sa paggamit. Kasi abilis maubos yung toner nila, tsaka yung mga cream. Ayan, tapos papahid natin siya sa face natin. Mahapdi-hapdi siya ng konti. Kasi ilang days ko na itong ginagamit. Tiis ganda lang, girl.
kapag tumatagal mo siyang gamit, may part na may humahapdi-hapdi na kasi na yung layer ng balat mo, medyo natutuklap-tuklap. Pero ito kasi, pag nagtutuklap yung mukha ko dito, kaya ko siyang gananin. Pag ginaganan ko, may natutuklap na balat. Ganyan ko siya pinapahid. And hindi masyadong kudkod ng sobra. Tama lang yung pahid. Pag masyadong madiin. Ganyan. Ito yung pimples ko na hanggang ngayon, ginagamot ko niyan. Ginagawa ko yung pang-maintenance. Kasi, ang pangit niya kapag ano, may pimples dyan. Ang dumit sa mukha. Kapag may pimples, ang dumi. Ngayon, pahid-pahid lang. Paulit-ulit po lang yan ginagawa. Ganyan. Pimples ko dito sa gilid. Ang sakit-sakit. Kasunod naman eh, since ngayon ay gabi, ilalagay natin ay itong facial cream. Ayan siya guys. O ganyan siya kapag binuksan. Merong spoon. Ayan. Facial cream, ito yung ilalagay natin pag gabi. Kapag araw, maglalagay pa rin ako nitong facial cream. Tapos isusunod ko naman sa mukha ko yung sunscreen kapag araw. Kasi pag lumalabas tayo, kailangan meron tayong sunscreen. Para syempre hindi masira ang ating pes. Ayan, ganyan lang. Apply lang. Dito muna natin sa takip ko. Sayang eh. Ayan, ganyan girl. Pag tinamad ka maglagay niyan, magkasikaso ng mukha mo. Kahit anong makeup mo, ang pangit ng face mo. Kasi may mga pimples yan. Sisira yung skin. Ako nasira na talaga yung mukha. Kasi kaka-makeup ko. Yan. Masyado ng marami. Para sa akin, masyado na siyang marami. And ikakalat natin. Spread lang natin siya. Spread lang natin sa ating face. Ayan, then tapos na natin i-apply yung ating panggabi, yung cream na ano, sa gabi nilalagay. Ayan, nat-apply ko na siya sa mukha ko. After, ayan. Then itong sunscreen, ilalagay lang natin itong sunscreen, yung isang cream. Ayan, itong isang cream. Ilalagay lang natin itong isang cream pag-araw. After ko kasi maglagay nitong panggabi, nilalagay ko rin to sa araw. Pag araw, nilalagyan ko din yung mukha ko nito after ko maghugas, maghilamos, maglagay ng toner, nilalagay ko tong facial cream na to. And then, itong sunscreen, nilalagay ko din. Pero pag gabi, hindi ko ito nilalagay, itong sunscreen. Sa araw ko lang ito nilalagay. So, ayan, ito yung result niya. Bali, kung gagamit kayo ng set na yan, yung micro-exfoliating facial set na to ng Tomato Brilliant is dapat tuloy-tuloy para maganda yung kalabasan sa mukha mo. Kasi pag paputol-putol yung gamit mo, kasi saan mo, may pimples ka na naman, tadadagdagan lang yung pimples mo. Kasi ako nun, kapag, since nag-apply ako niyan sa mukha ko, nag-start ako ulit, kasi papaliban-liban yung pag-apply ko. Pag sinipag ako, yan, maglalagay ako. Pag tinatabad ako, hindi ko talaga ilalagay. Kasi ayun, kapag patigil-tigil,
nagiging sensitive yung mukha natin, lalo ako, sensitive yung mukha ko lalo. Kapag tumigil ako, nakikita ko, meron akong ano, marami na ulit akong mga blackheads, whiteheads, dyan, pag tinanong yung ilong ko, marami na. Tapos, parang yung na-absorb na ng mukha ko yung mga alikabok, yung mga dumi-dumi dito sa loob at sa labas. Tapos, nasa mukha ko siya, kahit naman maghilamos, hindi mo siya matanggal kahit anong sabon yan. Kaya minsan, makikita natin yung cotton na pag ginanyan natin, gumamit tayo ng mga cleanser, yung mga toner, nakikita natin yung bulak, ang dumi pa rin, kahit naghilamos tayo, naligo tayo, parang ang dumi pa rin ang mukha natin. So, ayun, kaya nagkakaroon tayo ng mga pimples na yan. Ayan, katulad din sa ads. So, mas maganda kung tuloy-tuloy paggamit ng Brilliant. Yung kahit anong facial set na hiyang sa inyo. Sa inyong mukha. Ayan. So, ayan, pag nakita ko pa talaga yung resulta na tanggal to, mas maggagawa ulit ako ng another video para dito sa Brilliant na to, yung Tomato Brilliant. So, ayan. So, kung nakatulong ang video na ito para sa'yo, huwag mong kalimutang i-subscribe itong channel ko. And huwag mo na rin kalimutang pindutin ang aking bell icon dyan sa baba para manotip ka sa iba't ibang videos na aking i-upload. Ako po ay gumagawa ng tutorial and product reviews at mga reaction videos at kung ano-ano pa na health tips and advice dito rin sa aking YouTube channel. Kaya, samahan niyo ako sa aking YouTube channel and kita kits for the next video. Thank you for watching.